Kumusta mga sirs? With all of the conflicts and drama within Gila's program nowadays, para bang tradisyon na sa culture ng national team natin, tignan nga natin ang pwedeng projected final 12 ng Gila's roster for the coming SEA Games after nga ng mga napabalitang players exodus and begoffs. Tara, pag-usapan nga natin yan mga sirs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Shoutout nga pala muna sa inyo guys. Maraming salamat mga sir sa inyong suporta. Nakaschedule nga ang 2023 SEA Games for the basketball this coming May 9 to 16 sa Cambodia. Sa first round, nakalineup nga ang Gila sa Group A kung saan makakalaban nga nila ang Malaysia, Cambodia at Singapore sa group phase. Ngunit madaming ang abriya ang nangyayari habang papalapit ng papalapit ang competition at malaking dagok nga sa national team ang mga injuries and again ang mga inavailability ng mga key players sana sa Gilas. For this edition of Gilas, wala nga ang mga B-League boys natin kung saan ongoing pa nga ang tournament ng Japan, so expect na nga natin walang Kai Soto, Parks, Ramos or even nga ang Ravenna Brothers. Heto nga ang 28-man lineup na sinabit nga ng SBP sa SEA Games officials for this edition. Makikita nga natin na combination ng pros and amateurs from collegiate ang mga nasa lista and it's a great thing para sa national team natin considering the talent in this submitted list. Ngunit sa 28-man lineup nga na ito, madaming ang mga big names sa Philippine basketball ang nag-beg off for this national duty dahil nga sa injury or dahil nga sa mga personal reasons. Big blow nga ang pag-beg off ni Junmar Fajardo dahil hindi pa nga daw siya 100% dahil sa kanyang injury na natamo nga sa AASL tournament sa Japan. Injured din ang Gilas Gunner at two-way player ng TNT na si RR Pugoy dahil sa fractured finger niya kaya nga hindi na rin siya nakalaro pa sa FIBA Finals. Isa pang legit big man na pwede sanang makatulong sa ilalim for his inside presence and rebounding ay si Edo, ngunit conflict nga din daw ang schedule ng SEA Games kasi nakatakdang mag-graduate daw si Edo by next month din. Tapos mas lalong na-deplete pa nga ang mga bigs ng Gilas pool nang inanunsyo nga recently na hindi na rin makakasama sila Japet and Boy Aram dahil sa parehas nga din hindi daw 100% kahit nakapaglaro nga parehas sa kakatapos pa lang na PBA Finals. Most likely, hindi na rin daw magiging available si Scotty Thompson dahil kailangan niya ngang maging present din sa panganganak nga ng kanyang asawa na nakaschedule din this coming May. Tapos mas pinag-usapan nga din ang pag-beg off nga din ng dalawang wings na pwede nga sana nating masabi as shoe-ins sa Final 12 na sila Jamie Malonzo at si Mikey William na may parehas personal reasons na may kailangan daw atenda na kasal ng kanilang mga kapamilya. Dahil nga sa mga injuries at availability issues na ito, baba na lang si 15 players ang Gilas pool na napabalitang nasa Inspire Gym na nga ngayon in Laguna to train before nga lumipad sa Cambodia. To get the projected Final 12 nga sa natitirang player sa pool, let's point out nga first kung sino ang mga shoe-in or yung mga siguradong pasok na nga sa roster na makakasama nga sa SEA Games. Unahin na nga natin ang naturalized player natin si Justin Brownlee since hindi na nga available si Jordan Clarkson for this tournament and si Ange Kwame naman ay naka-assign na sa 3x3 tournament. No question and no further explanation na nga dahil alam na nga natin kung ano ang kayang ibigay ni JB para sa Gilas. Naglaro na rin siya sa final window ng FIBA World Cup qualifiers and we've seen kung gaano nga kaimportante na nasa Gilas lineup siya. Next player na sure na nga napasok sa final roster since depleted na nga ang frontline natin dahil sa pagkawala ni Junmar, it's a no-brainer na kailangan natin ang inside presence at dyan na nga papasok ang Ginebra Bruiser at ang Governor's Cup Best Player of the Conference na si Christian Standhardinger. Sa kanyang inside presence, scoring at rebound, very relevant nga ang skill set niyang ito laban sa mga higante rin ng ibang teams lalong-lalo na ang Thailand at ang defending champion nga na Indonesia. Next shoe-in player dito ay si CJ Perez sa kanyang skill set of handling the ball tapos ang kanyang playmaking skills magiging big factor ito ngayong wala nga ang main point guard ng Gilas ni si Scotty Thompson. Mapapakinabangan nga ulit ang slashing skill niya at ang kanyang playmaking skills pag kick out sa mga open shooters. For sure, kakailanganin nga din siyang pumuntos para makatulong nga sa load ni Brownlee. Assuming nga na wala nang may injured at mabago sa pool na ito,
listing these three sure players. After nga sa kanila, for sure, labo-labo na dyan ang mga natitira sa listahan. Pero let's continue nga, and these are the players that I think will crack the final 12. Since kailangan nga natin ang mga big man na pwedeng mag-reinforce sa Gilas sa 4 at sa 5 na position, pasok sa tingin ko ang emerging PBA star na si Brandon Ganuelas Roser ng NLEX. Sa kanyang PBA stats, nag-a-average siya ng 15.45 points per game, pero mas mapapakinabangan nga ang kanyang rebounding na 7.45 rebounds per game at ang kanyang shot blocking na 2 blocks per game. Suitable din ang laro niya sa international games dahil he can stretch the floor with his decent 3-point shooting. Matatandang nag-represent na nga din siya ng Pilipinas for 3x3 tournament at sa experience at sa mga numbers niya ngang ito ay siguradong advantage kapag nakapasok nga siya sa final roster. Speaking of 3-point shooting na very important sa international competition, since wala nga ang mga usual gunner natin na si Parks, si Pugoy or si Heading, I think pasok nga ang deadshot shooters na sila Lassiter at si Arvin Tolentino. Si Marcio na nagbabalik Gilas, it's a no-brainer na magiging asset nga natin ang deadly shooting stroke niya. Same goes with Arvin Tolentino na streak shooter din, tapos meron pang height na pwedeng makatulong kahit papano sa pag-box out at sa rebounding department. Mason Amos is another big body na pwede nga nating magamit sa ilalim pang suporta sa frontline. Pero ang mas kabang-abang nga sa laro nito ay ang kanyang sweet shooting din sa tres na bagay nga sa international competitions. Kahit sa edad niya na 19 years old at papasok pa lang as freshman sa Ateneo Blue Eagles, matatandaang grabe nga ang panggulat effect niya sa laro niya noong final window ng FIBA World Cup qualifiers. Sa ganda nga ng pinakita niyang performance na yon, ay for sure hindi magdadalawang isip si Chot or si Coach Tim Cohn na isama ulit siya sa Final 12 ng roster. Another big man na nasa pool pa nga ay si Ben Phillips ng Lasal na pwede nga ding karelyebo ni Sistan sa ilalim. Hindi kailangan ng scoring niya pero malaking bagay ang rebounding niya at ang kanyang malaking frame na pwede ngang pantapat sa mga naglalakihang player din ng ibang teams. Kung hindi man siya pwede, I think pwedeng i-insert sa spot niya ang kapatid niyang si Mike Phillips. Although undersized sa 4 na position, very relentless siya sa rebounding and sobrang active nga ang motor since bata pa, which I think yun nga ang advantage niya. Mapapakinabangan din ang kanyang athleticism in terms of rim protection or kahit sa pagtap lang ng mga bola para makakuha nga ng rebound. Now going back to the wings position, I think it's a mandatory that we should include Calvin Oftana in the mix after nga ng magandang laro niya na pinakita sa PBA Finals. With his height at lalong-lalo na ang kanyang 3-point shooting, malaking bagay ang masama siya sa final roster dahil sa mga skill set niyang ito na mabibigay niya sa Gilas. He can also be replacement kapag umupo na nga at nagpahinga na si Brownlee, and I'm sure makakapag-contribute pa rin ito. Isa pang wing player ang excited ako na mapasama sa SEA Games final roster ay si Jeremiah Gray. Ngayon nang hindi maglalaro si Jaime Malonzo na halos kaparehas ng laro at posisyon niya, it's about time na mag-shine naman siya with his 3-point shooting, athleticism at ang kanyang very underrated na playmaking skills. Bukod pa dyan, isa nga siya sa pwede nga nating matawag na mga 2-way player na kayang maglaro ng both offense and defense. Although parang nawala nga ang contribution niya sa Ginebra noong nakaraang finals, this SEA Games tournament can help him regain his confidence kasi in the future, I'm pretty sure na mas makikita pa nga natin siya sa Gilas jersey. Next on my list is Chris Newsom, another 2-way player na napabalitang maglalaro daw as point guard under kay Coach Chot in this edition of Gilas lineup. Arguably, one of the best perimeter defender ng PBA ngayon, madalas nakakaligtaan ang kanyang deadly na mid-range shooting tapos ang kanyang kakayanan din na mag-distribute ng bola sa mga kakampi. Another intriguing player din that I would love to be in the final 12 is the newcomer Jerome Lastimosa. With the uncertainty nga na hindi makakasama si Scotty, kaya nga pinatawag ulit ang collegiate star na ito na pwedeng maka-fill in sa position niya. Again, above average ang shooting and most importantly, kayang mag-create ng sariling tira and kayang mag-locate ng mga open na kakampi, which is very fit sa system na nirarun ni Coach Chot. Pero if ever di siya makuha, I would squeeze in Chris Ross sa final spot for his leadership and his ability to facilitate plays. So just to summarize, I would put Sistan on center along with Ben Phillips. Sa power forward,
there's Brandon Ganuelas Rosser, Mason Amos, and Mike Phillips to replace Ben Phillips kapag di siya makuha. On my wings, syempre si Justin Brownlee na hindi limited ang position dahil pwede nga rin siyang mag-slide at maglaro ng 4. Also on the wings, Calvin Oftana and Arvin Tolentino. Sa dos naman, nandyan si CJ Perez, Marcio Lassiter, and si Jeremiah Gray. At sa point guard position, si Newsom, Jerome Lastimosa, or si Ross, or kahit sa alin sa dalawa. These are my projected Final 12 na sinasabi nga ng karamihan na redeem team for this coming SEA Games. Based on these compositions, most of them are two-way players that can really play both offense and defense, and most of them are very versatile na pwede nga maglaro ng iba't ibang position. Very capable ang shooting and very important na unselfish players na kayang maglaro nga sa dribble drive and motion offense na ini-implement ni Shot sa national team. Again, these are just my projected picks and let's see nga kung masusunod ang mga ito. Paano? Hanggang dito na lang muna mga sirs. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay ka barangay.